amazed po ako sa mga nag-share. Hindi ko po namalayan na ako na po yung ini-intro dito. So, good afternoon, Dream Team! Mahina po. Porkit balas na, mahina na. Good afternoon! Ayan, hindi po ako masyado magsigaw. Baka expect po natin baka mapaanak po ako dito. Ayan. So ngayon po, pakilala po ako ulit sa mga taong hindi po nakakilala sa akin. Ako po si Maria Viray Manalastas, 27 years old po. Okay? I'm a nurse po by profession, then full-time mom, syempre full-time royalista. Okay? Kumbaga bakit, given na po yung mga resultang nakuha ko, yung mga nakikita nyo po sa Facebook na nakapost sa mga resulta ko, given na po yan. Pero ang pag-uusapan po natin dito, bakit po si Maria uhaw na uhaw sa success? Gusto niyo po ba yun? Kung bakit si Maria gustong-gusto maging successful? Ang tanong po, bakit? Kasi po, ayan, bata pa lang po ako, naranasan ko na po yung buhay na mahirap talaga, okay? Siyam po kami magkakapatid, pangatlo po ako sa bunso. Noong time po na yun, ang tatay ko po empleyado. At the same time, yung nanay ko po housewife. Isipin niyo po ah, isa lang po nagtatrabaho sa amin, yung tatay po namin, paano po kami bubuhayin sa laki ng pamilya po namin. So bata pa lang po ako, kahit po yung partner ko po, hindi po alam po kung anong story ako po, kung ano pong story ako ngayon. Bata pa lang po ako, naranasan ko na po kumain na may kanin na may asin. Naranasan niyo po ba? Kanin na may asukal, champurado na may tuyo. Bakit yun lang po ang kayang pakain sa amin ng pamilya namin? Kasi po sa sobrang dami po namin magkakapatid, hindi po kayang yung sahod ng tatay ko, tustusan lahat ng pamilya po namin. So nung time po na yon, dumating din po yung point na yung tatay ko rin po nawalan ng trabaho. Isipin niyo po, sino po ang taong magbibigay ng magandang buhay para sa amin, eh wala pong trabaho yung tatay ko. So nakakatuwa po niyan, yung nanay ko po, gumawa ng paraan para magkaroon po kami ng negosyo. Bata pa lang po ako, sumasama na po ako sa kanya. Nagbebenta po kami ng bayong. Familiar po sa bayong? Yung bayong po na yun na ginagamit po sa palengke. Nagbebenta po kami sa bangketa. Wala po kaming pwesto. Siyempre, pag may pulis po nangyayari, tumatakbo po kami. Lumilipat po kami sa lugar na wala pong bantay. So naranasan ko po yun na magbenta ng bayong sa edad ko pong grade 6. Isipin niyo po ah, hindi ko po kinakaya kung ano pong meron po kami. Ganong time po na yun, sa mga classmate ko po na nandito, noong elementary, isa po ako sa mga taong nagbebenta ng pagkain sa Bilao. Na-experience niyo po ba? Ako po nagbebenta ng pagkain sa Bilao. Bakit? Kasi po, pag may perang sumobra, akin po yun. Hindi po masamang magnako, pero akin po yun. Bakit? Ginagamit ko po siyang pamasahe. Sa sobrang layo po ng bahay namin sa school, yung pera pong nalilikom ko po, yun ang ginagamit kong pamasahe. Guys, ang pamasahe po, piso lang. Bakit wala po akong ganong halaga? Kasi po mahirap po ang buhay po namin. Then one time, sabi ko, balang araw, pag graduate na ako ng elementary, gusto ko naman makapag-aral ng private school, pag high school. So sabi ko sa ate ko, ate, kung mag-high school ba ako, pag-aaralin din ba ako ng paring nagpa-aral sa'yo? Kasi po, sa dami po namin magkakapatid, hindi po kaya ng magulang ko pag-aralin po kami ng private school. Sabi ng ate ko, sige Maria, i-refer kita doon kay father para pag-aralin ka sa St. Joseph. Yung school po na private po sa Olonga po. So nakakatuwa po, excited po ako na pumasok po sa private school pagka-graduate ko po ng elementary. So good news po, nung mag-aaral na po sana ako ng high school, yung pare po na sana magpapaaral po sa akin, namatay po. Sabi ko, paano na yan? Yung pangarap ko na makapag-aral sa private school. Ayoko na mag-aral. Ayoko na pumasok. Ayoko mag-aral sa public school. Siyempre, no choice po ako. Ayoko mapag-iwanan. Ayoko pong huminto. So, nag-aral po ako sa public school pa rin po. Then sabi ko, babawi na lang ako pag-college. So, nangyari po, nag-aral po ako ng public school, ng high school. Nung dumating po na magka-college po ako, sabi ko, grabe, ito pala yung pinakamagastos sa pag-aaral. College. Nag-apply po, nag-exam po ako sa mga private school, nakapasa po ako. Pero ang problema po, wala po akong pang-enroll. Sabi ng nanay ko, anak, mag-aral ka na lang, mag-scholarship ka na lang sa City Hall. Mag-exam ka doon para makapag-aral ka.
Scholar po ako ng bayan po namin sa Gordon College, sa Olonga po. Scholar po ako doon, pero kapalit po ng pag-aaral ko, naglilinis po ako ng barangay. Naglilinis po ako ng kanal. Nagtatanim po kami ng hataman sa bundok. Kung baga isipin niyo po, makapag-aaral lang po ako, ginagawa ko po yun. Naisip ko na hindi po kayang buhayin. Hindi po kaya pag-aralin ng mga magulang ko. Sabi ng tatay ko, anak, mag-nursing ka. Kasi pag nag-nurse ka, makapag-abroad ka. Pag nag-abroad ka, yaman na tayo. Ginawa ko po yun kahit takot po ako sa dugo. Kahit takot po ako sa injection. Pero tinapos ko po yung pag-aaral ko para lang po sa pangarap ng tatay ko. Pero nakakatuwa kasi ito. Graduate po ako. Lahat po ng pangarap ng tatay ko, hindi po natupad. Kasi graduate po akong buntis. Kung buntis man po ako, nandito po sa loob yung taong ama ng mga anak ko po. Hindi po siya nakawala. Graduate po akong buntis, then syempre, umalis po ako sa bahay namin. Pinalayas po ako, nagalit po yung magulang ko sa akin. Yung pangarap nila, naglaho. Then sabi ko sa ate ko, ate, gusto kong bumalik sa bahay. Ang hirap umalis. Ang hirap mabuhay kasama yung ibang tao, hindi ko kaya. Sabi ng ate ko, Maria, lumayas ka ng bahay eh. Umalis ka. Patunayan mo na kaya mo. Then wala po akong nagawa, kundi nagstay po ako doon sa bahay po ng partner ko. Nakisama po ako sa pamilyang hindi ko naman po kakasamahan dati. Then nung time po na yon, sabi ko, dahil yung partner ko po nag-computer shop, meron po siyang computer shop, pinag-RTW niya po ako. Pamilya po sa RTW. Ginawa niya po sa akin, binabenta niya po ako ng damit na 2 for $180. Kung nakikita niyo po yun sa bangketa, ginawa ko rin po yun. Pupunta po ako ng Divisoria, ng Baclaran, bibili po ng maraming damit, bultuhan. Tapos gagawin ko po, i-display ko. Lalagay ko sa manikin, pipicturan ko, lalagay ko sa Facebook, ibebenta ko. Isipin niyo po magkano po ang kita ko sa isang damit, 30 pesos. Pag hindi ko po nabenta, anong gagawin ko? Susuot ko na lang po. Totoo po yun. Hindi po itong suot ko, ha? Nung time po na yun, nagbenta po ako ng RTW, nagtayo po yung SM. So yung butik ko po, sabi nga po na naging butiki na lang din. Then one time po na yung partner ko, pinasok po din po namin yung pagbebenta po ng sasakyan, nag-buy and sell po kami. Then nagbebenta rin po kami ng mga appliances sa mga taong nangangailangan po ng washing, ng rice cooker, ng plancha, binebenta po namin yan. Kung baga isipin nyo, pinagtulungan po namin yon. Pero hindi rin po tumagal, dumating po yung time na lahat po ng racket po namin nalugi din. Pati po yung computer shop na pinuhunan po niya is nabenta rin po namin. Yung pinagbentahan po ng computer shop niya, ginamit po namin pang palending. Good news po sa Olonga po, yung mga pinautang po namin, lahat po yon hindi nagbayad. Kasi po yung ATM na binigay po nila sa amin, end of contract na po sila. Wala pong naibayad po sa amin. Then buti na lang po, last resort, meron po kami 30,000 na natitira. Yung nag-invite po sa amin sa Facebook, way back 2011, binalikan po namin siya ng 2012. Okay lang po, palakpakan po natin si Miss Girlie Manansala. Nasaan siya? Ayan, thank you upline. Napakaganda at napakasexy ko pong upline. Kundi po dahil sa kanya, wala po ako sa Royal. Kundi po dahil sa kanya, wala rin po ako dito sa inyong harapan. So dahil po ginawa po namin yung negosyo, sabi niya, Maria, dito sa Royal, yayaman ka. Maria, dito sa Royal, lahat ng pangarap mo matutupad. Dahil wala po akong pera, yung partner ko po ang namuhunan, ang natira po sa akin is pangarap na lang. Yung pangarap po na yun, pinanghawakan ko. Dahil bilang anak mahirap, yung pangarap po sa akin, napaka-importante. Ayoko po yung balang araw na yung pangarap na yun, hindi ko ginawa ng paraan. So sabi niya, Maria, yaman ka dito. Maria, makukuha mo yung pangarap mo. Ginawa po namin ng partner ko yung negosyo. Hindi po kami huminto. After 4 months, nakabili po kami ng brand new Montero. After 9 months po, ginawa po namin ng negosyo. Yung partner ko po na awardan po sa Millionaires Club. After 1 year and 6 months, nakabili po kami ng condo sa Marquiles. After 1 year and 8 months, nakabili po kami ng house in Los Angeles.
Di pa po tapos lahat ng grasya ni Royal after 2 years po na-award ng po siya as President Circle. Then after two years and 1 month naman po, nakabili po kami ng brand new Porsche Cayman 2014. Guys, 2 taon pa lang po kami sa Royal, pero lahat po yan nakuha po namin. Iba po talaga ang taong nagtatrabaho para sa pangarap nila. Sa Royal, totoo, lahat po ng pangarap niyo matutupad. Sa Royal po talaga may pera. Paniwalaan niyo lang po yun. Gusto ko po, ngayon po gusto kong pasalamatan yung mga taong tumulong po sa akin, sa mga uplines ko, Up Girly, Up Jello, Miss Kat, Up Jong, Up Gibo, Up Cheche, Up Rakespadon, sa aming mentor po si Miss Josie Cho. Kundi po dahil sa inyo, hindi po ako mauhulma. Kundi po dahil sa inyo, hindi po makikilala yung pangalang Maria Manalastas sa dati pong anak na hirap. At gusto ko pong pasalamatan po yung partner ko po na hindi po umalis. Sa tabi ko, na lagi sumusuporta. Ang tao po nagturo sa akin na ang pera po talaga nasa pagnenegosyo. Papalapakan po natin ang partner ko, Mr. Rockefeller Gadapan. Baya may bungo pa. Ayan. Kung pag-aisipin niyo po, kung hindi po dahil sa lahat ng pinagdaanan naming dalawa, hindi po kami magiging successful sa Royal. Bakit po namin ginagawa lahat to? Kasi ayaw po namin mangyari na yung mga nangyari po sa akin dati, mangyari po sa mga anak po namin. Natuwa nga ako minsan, kasi sabi ko, gusto ko mag-aral sa private school, hindi ko po nagawa. Pero natutuwa po ako dahil yung anak po namin na panganay na 3 years old, na pag-enroll po namin sa private school. Kung pag-aisipin niyo po, yung hindi ko po nagawa nung panahon ko, sa kanya ko na po pinaparanas. At ayoko rin po,